Ayan mga kasoyo, ito po yung dating ang parka nito ay tabla. Oh, napaka makapal yung dating tabla na nilagay, hindi po siya plywood. Ayan. Kaya ganito katindi, mas matibay po talaga mga kasoyo pag ang bangka ay tabla. Andun ito, papansin nyo, tig isang kwan po ang agwat nito, tig isang dangkal ang agwat. Ito po yung kwan, ah, yung itong dati ay maliit lang po ito, tapos oh, pinalakihan. Yan, magandang araw po sa atin mga kasoyo. So, panibagong vlog ulit tayo dito sa ating playa dito sa may Dinahikan po, Banta, Quezon po. So bali itong bangka na ito ay nirepair lang po, tapos ay pinalakihan po ng kargada para lumaki po yung dami ng pinakarga ng hilo sa mga tao. So ayun mga kasoyo, so, bali tayo po yung makipagkarguhan din sa ating kuan, ating karpintero dito mga soyo. So tara, let's go mga soyo, samahan nyo ako. Ito po mga soyo, ayan, ito'y halata naman mga soyo, napapansin nyo ito po'y dinugsong ng ruda. Ayan, napaka haba ng dinugsong na ruda. Ayan mga soyo, ayan, tanggal ang mga dating plywood. Iikot ko muna kayo dito mga soyo, dito sa pulihan. Ayan, napapansin nyo, ito yung styro. Panglagay ito sa kwanto buliga. Yung ito yung kwan ata, yung sa kwanto, yung sa refrigerator. Ayan, para kwan, para hindi masyadong matutunaw ang ilo. Saka yung isda ay laging fresh yan. Ayan, dinugsugan din ng ruda mga soyo. Bagong ruda. Siguro ito yung hanggang dito lang yung dating bangka ito. Ayan, dinugsungan. Pati itong taas din yata, dinugsungan din. Ayan, ikot muna tayo bago tayo umakyat. At ating tanungin yung karpintero dito. Ayan o. Mamaya tanong natin kung ilang kwan ito, ilang plywood ang makukonsume nito. Tapos ay yung sa dati nito ay kung ilan ang kargang yelo, tapos ngayon ay anong kanito consume na yelo ang pinagbago. Ayan, bago na mga soyo, bago na ang yung kwan budiga, pinagawa na. Ito yung lumang budiga, tinanggal na, binaguhan talaga ito. Oh, kasi maliit lang itong budiga na ito eh. Yan, dalawang budiga nito. Yan, pinalitan po ng bago mga soyo. So napapansin nyo, tig isang kwan po ang agwat nito, tig isang dangkal ang agwat. Yan, tapos kwan to, dos por tres ang kwan nito, dos por tres ang pinakang kwan niya. Oh, so bali akyat mga soyo. So ang karpintero dito mga soyo ay tatlo sila. Tatlo kayo tayo ano? Karpintero dito. Ayan, magandang araw po sa atin. So ayan, kasama ko pala si Kwan, si Sims DIY TV. Nasa Kwan, nasa taas na siya. So ayan mga soyo, siya po ang unang nag-vlog dito. So bali ako yung nakikulab lang kay Sims DIY. Kulab-kulab muna. Tayo magawa. Kumbagay mga soyo, wala muna akong laot ngayon kasi nabalitaan ko nga hanggang ngayon tumal pa rin ang sibad ng tuna. Kaya naisip ko ang iko-content ko muna ay balik muna ako sa dating content ko na puro bangka ang kino-content ko noon. Ay wala naman tayong makukuha sa laot muna ngayon mga soyo dahil sobrang tumal nga. Mga minsan na lang tayo pagka kwan mga soyo, pagka masibad na saka tayo sumama. Maganda kasi yung bakbakan pagka tuloy-tuloy ang sibad. Ganda ito.
Ganda pagkayari, tatlong pita ka ni. Ito, malaki-laki ito. Si tatay ang aking tatanungin. Ayan, si tatay. Anong pangalan mo, tay? Anong pangalan mo po? Ikaw po ang aking. May interview niyan at ikaw po yata dito ang pinakang master. Hindi, merong wasap sa amin. Kaysa si kuya. Ah, ito. Yung isa wala pa dito, no? Ang isa pa. Napaka... Ito po yung kuhan. Ah, itong dati ay maliit lang po ito. Tapos oh, pinalakihan. So ayun nga, napanood ko yan yun sa vlog ni Sims DIY na itong bangka ay na-vlog niya. Yun nga ay dating maliit tapos pinapalakihan. Ayun so, lang yung dating kung ano ito, o asong partay dyan sa baba. Ang parkan ito ay kuhan. Ah, dati ay tabla. Honey. Tapos ngayon ay kuhan na, plywood na. Pina-plywood na. Tapos yung ruda nito ay nadugsungan. Tatlong lugsong yan. Tatlong lugsong. Oo. Oh. Taas ng pangunod. No? Taas eh no. So bali mag... Mga ilan kaya ang karga nito tayo ang yelo nito pag ito'y nayari na? 60 lang siguro. 60? 60 bloke? Lapad nito yun ano? Mga ilang kakaito lapad nito tayo sa itaas ito? May city ito? Mahigit. Ito? Oo. Basta doon. Malaki nga ito. Malapad, hani? Hulang 8 ang lapad. Tingnan yung mga soyo. Grabe lapad nito. Halos hindi magkakalayo dun sa kuwan na. Ibang mga nire-refer dyan sa tabi-tabi na kuwan ah. Ang laban nyo dito tayo ay pure plywood. Ay hindi, arawan. Ay arawan po lang kayo. Nasa magkano po ang laban nyo po dito? May 1.5 ang isang araw. Ay hindi. Yung mga contractor siguro. Ah, oo. Doon sa kabila kasi ay kuan ah. Hindi na maparehas, may UV, may UV. May UV, may UV. Depende sa skill han eh. Ito'y ilang araw nyo nang binuno ito tay? Buwan na. Buwan na? May dalawang buwan na? Wala pa naman. Wala pa naman. Ha? Isang buwan mahigit na. Kasi dalawang araw makanti, Sabado at Linggo. Oo. Kung bubuhin, hindi. Hindi naman kasi lagi yung buo. Kaya, itong, ito yung kamarote nito. Oo. Kumbaga ito'y isasalpak nyo pa uli o babaguhan? Ang ibabaw. Ah, paibabaw na. Ito yung pinaka-ibabaw sa kamarote. Siguro yung kamarote. Sasalpak pa yan. Sa ibabaw yan. Katulad lang may double. Oh, katulad may double. Kumbaga yung merong ganaan muna sa first floor. Tapos saka yun ipapatong. Ito. Saka ipapatong ito. Pinakang second floor. Ah, oh, maganda para makaminos-minos. At bago pa naman yan, parang hindi pa bulok, maganda pa pati. So ayan mga soyo, ito po yung unang vlog natin dito sa bangkang ito. Siguro ano kayang makina ang isasalpak dito tay? May... 6 na pisto lang, kung may basa 6 na pisto lang ano dyan. Ah, 6 na pisto siguro. Mga ganito kalaking bangka, kadalasan naman sinasalpak ay mga 6BG1. 6H1 pagka kuan ay ganyan mga 4D30 o pag mga ganito kalaki mga bangka pero maganda 6BG1 4DR5 maganda siguro isalpak dito mga 6BG1 para kasi malaki na ito eh 60 bloke na ito kaya mga 6BG1 yun ang kagandahan kuan. And shout out nga pala kay Rhea Aretalia, yung aking subscriber na nagkukuha ng mga makina. Nagpo-porsel siya ng makina si Rhea Aretalia.
Wala pa din ang kuwan ito mga kuwan mga kasoyo, ang kasko nito. So ito na po yung dumating. Dumating na po yung ating isang karpintero. Ibig sabihin, meron ang kumay. Wala po. Ito pala. Hindi may tubig ang loob niyan. Arawan lang po pala ang laban nito mga kasoyo. Kasi yung iba ay... Ay! Sipa. Ang laban po nila doon sa kabila, yung ibang karpintero ay kuwan. Per plywood. So ayun mga soyo, itong budiga yari na ito. Ito'y mamasilya na lang itong budiga na ito. So bali tatlo ang budiga. Bukod doon sa unahan, lalagyan pa yun ng budiga na lagayan ng lubid. Ito, puro ka lang ito, isda. Saka, siguro ito yung yelo, tapos doon ang isda. So, ayun mga kapatid, sa kabila meron ding nire-repair. Ay, puno-puno. Puno ng tubig, gani. Talagang saradong-sarado, hindi makaalpas yung tubig. Walang kakuan, hani, kasi ngaw-singaw. Ayun, may damit yun. Babaran man ito. Pasisiimin. Wag. Sabagay kay mamasilihan man niya sa ilalim. Wag. Pag binutasan may magkakasingaw. Kuha na lang siguro 'yan. Lagyan ng masahan. Mga soyo. Pinasok na ng tubig. Para sa saraduhan. Yan naka-double walling ito, double walling. Ganda ng kuwan nito mga soyo pag ganitong mga bangkay katamtama nito. Siguro pagka bumili ka ng buo nito ay baka mga 1.5 million hani. Lampas pa ka. Hani. Siguro pagka mga ito'y kumpleto na lahat baka mga 2.5 million mga soyo, mga ganoon po ang estimate. Pag ganito kalaking bangka, kaya mamumuhunan talaga tayo ng malaki-laki mga soyo pag ganito kalaking bangka. Tapos ang kahoy ngayon ay napakahirap hanapin. Ang mga kahoy ngayon na... Ay mag-iipon muna. Gusto ko nga magkaroon ng ganito, kaso wala ang problema ay wala tayong pambili. Ay kung meron sanang mag-i-sponsor ay ako maghahawak, hati kami. Oh, pwede yun. Papangalan ko yung Artventure TV. Edi meron tayong sariling bangka na hinahawakan natin. Ah, dito muna tayo sa tabi mga asa baba mga soyo. Itong gamit nila may power source lang maliit. Maganda kasi pag may power so mabilis ang trabaho. Hindi mangalay paglalagari. Siguro mga ang kahoy nito ay parang lawaan. Ani? Ay, yun ang matindi. Talagang daigang yakal. Alupag. Luma. Ang kahoy nito alupag pala mga soyo. Malabayabas. Antigas. Pero yung dahon nagkaiba sila. Ay,
Grabe ka tigas ito. So, alupag pala ang kahoy nito. Pwede na to pang kuan mga soyo, pang Philippine rice. Maganda doon mag-adventure sa Philippine rice at may isdang bato. May mga tuna. Kasi wala, depende din sa panahon. Sa papanahon na pag magsibad talaga ay maganda doon sa Philippine rice. So, ayan, may katabi din dito. Ito 'yung na-vlog ko na 'to eh. Itong bangka ito mga soyo. Kasula ay medyo luma na, repair na ito. Medyo bulok na. Ayan. Ito po 'yung kuan yata. Naaalala ko ito ay kuan. Binibenta ng 600,000 itong bangka ito. Kaso wala, wala na. Talagang kung sino man magkaka-interest nito, ewan ko lang. Pero ayun, yung watercolor bulok na rin. Wala, inaanay na pati. Ah, wala na ito. Talagang malaki ng damage nito. Yan. Ito yung na-vlog ko, matagal na rin ko na-vlog ito. 600,000 ang pag sabi ng mayari, pagkakabinta nito 600,000. So, yun. Mga kasoyo, ito po yung update na lang po na tayo nito, mga soyo, mga minsan pag ito'y natapos na. Halimbawa, ito'y pagdidingding na. Dingding na lang ko lang nito. Medyo matagal-tagal pa ito, mga soyo, kasi tatlo lang sila. Tatlo lang ang karpintero nito. Ayan, mga soyo. 16 bloke. Maganda yung kuha nila. Maski mag-ulan-ulan, hindi sila mababasa dahil may pandong. O yun, mga bangka nito yung iba nakalaot na. Nakalaot na yung ibang bangka. Yung iba dito yung iba dito yung nagmamasid pa kung nagmumonitor pa sa laot kung masibad na o anong kalagayan. So, merong kuha nito, no? Isang nakapurma na. Kaso wala ay wala na. Naabutan ng pagkabulok siguro ay naubusan na siguro ng pangkonsumo. Maganda kasi pag nagpagawa mga soyo ay dire-diretso para hindi katulad nun nabubulok na oh. Sayang ang kahoy. Sasayang. So ayan, meron pa isa dito mga soyo, nire-refer din. Ayan, mas malaki ito. Medyo mas mali ito siguro mga kukonsume lang ito ng mga 20 bloke, 15 itong katabi. Ayan. Lalatag na sila ng kan. Boom. Lalatagan na lang po. Ah, punta natin. Lalatag na sila ng boom. Ito yung pang refrigerator, hane? Oo, yun. Maganda talaga yan. Garantisado sa isda. Hindi daw yung natutunog sa gasolina. Ay, ito? Hindi natutunog. Hindi natutunog, maski haplasan ang kon, hane? Maski pinturahan siguro ng epoxy, hane? Hindi natutunog. Yung pagkako ng fiber han eh. Yung fiber ay mukha eh. Oo. Ganda nito. Oo, pwede ito. Oo, pwede ito. Tapos babalutan ng fiber. Ari ito, mas magaan pa.
Ang bilis nito tumakbo. Pag nakabitan mo ng kuan yan, 125cc sa motor. Katulad nung napanood ko mga Thailand yata yun, pagka pagbubuo sila ng parang style jet ski, fiber lang ang ginagawa, tapos mga motor ang makina. Pag pinaandar nga, nasirit. Ayan mga kasuyo, itong mga patlang-patlang na yan, sasalpakan ako niyan. Sasalpakan ng foam, yun, maluwag. Itong foam? Per kilo. Ah, per kilo na. Hindi ka pwede bumili sa isang kilo, kailangan yung isang. Ah, 30 kilo. Oo. Ganun ang bibili. Magkano naman kaya ang kilo nito? Ay sige, wala idea sila kung magkano ang kilo. Ha? 150 po ano? 150 ang... Ah, mga 180. 150 to 180 ang per kilo nito mga toyo. Itong styro na ito. Sinatapak ko na ng kwan. Ano yan? Pinupuno talaga yung butas na yan? Hanggang ibabaw? Yung kailangan magsikip siya. Tingko na lang ito. Mga tansya nito yung mga pagtuloy-tuloy ang gawa siguro nito, mga dalawang buwan. Ano, tapos na ito. Oh, pag complete ang kahoy, tapos dire-diretso ang gawa, ay ito yung mga dalawang buwan. Ito, tapos na. Yan mga soyo, ito'y naabot to ng mga kwan, simula doon sa dulo hanggang doon sa puwitan, mga 60-an mahigit to, 60 to 70 feet ang kwan nito mga soyo, ang haba nito. Tapos yung lapad daw sa taas 8. Itong style ng kwan niya, tingnan mo mga soyo, lapad o laki ng buka ng kwa niya, ng kasko. Maganda ang pagkayari ng kasko nito. Lapad. Baka ito may mga 35 ang lapad nito. Ng kasko. Ayan mga soyo, mula na pati. Ayan mga minsan mga soyo, update tayo dito mga minsan. Itong bangka nito, subaybayan natin to para malaman din natin kung magkano mga gastos nito lahat-lahat. Kasi ang pala ng kwan nito mga soyo ay kwan lang, arawan sila dito. May isang nangungontrata dito, tapos sila ang ginawang tauhan, tapos arawan lang sila. Yung iba may kwan daw, 900 ang araw, 700, 800, depende daw sa kwan, sa skill. So ayan, may nakabanga dito mga soyo. Pwede na ito. So ayan mga soyo, ito po yung dating ang parka nito ay tabla. Oh, napaka makapal yung dating tabla na nilagay, hindi po siya plywood. Ayan. Kaya ganito katindi, mas matibay po talaga mga soyo pag ang bangka ay tabla, ang kapal ay uno. Hanggang doon yan sa puitan. Kasi wala, itong binaklas na nila ay ito po'y kwan,
papalitan na ng plywood ang kapal. Yan, kapal ng kwan, 3-8 ang lalagyan nito mga sayo, 3-8. Ready na sa pangdayo ito mga sayo, pangdayo. Alright, oh mga minsan mga sayo, ating update to. So bali, hindi na ako magkatagal. Hanggang dito na lang po yung video natin. So ayan. So bali yan mga sayo. Si Sims DIY TV. Support nyo po yung kanyang YouTube channel mga sayo. Yan, naka-atas po kanyang YouTube channel. Support natin yan dahil kasama po natin yan sa mga pag-update dito sa mga bangkang nire-repair dito sa Dinahikan in Pantakay Zone. Ayan mga sayo. Okay, hanggang dito na lang yung aking video mga sayo. So bali, next time na lang po tayo ulit sa ating kasunod na pagbablog natin. So ayan mga sayo. Bye-bye po.